Hi guys, welcome back to my channel. Vis-a-vis nyo nga po pala ulit. Bagong araw, kahit may bagong design ulit. Nakikita nyo rito sa likod ko yan. Eto siya, sobrang dali lang yan guys. Talagang kahit wala pang 5 minutes kayo yung gawin yan. Bago natin umpisahan to guys, yung tutorial na to, shoutout muna pala kay Buhay ng Buhay. Tama ba yung sinabi ko? Parang yun yung pangalan ng YouTube channel niya. Please guys, supportahan naman natin siya guys, lalo na yung mga loyal subscriber ko dyan. Please, supportahan natin siya. Ito yung YouTube channel niya guys, yan. Please, support naman sa kanya guys. Salamat. At yun, again, sinabi ko, bagong araw kayo, may bagong design tayo. Ito siya, makikita niyo siya. Ito nga pala, bago ko pala umpisahan yung tutorial na to. Itong design na to guys, nasa sa inyo. Halimbawa, yun yung pinaka-flower design na nasa gitna. Nasa sa inyo kung ilan ang gusto nyo gawin yan. Pwede isa, dalawa, or tatlo. Yung sa kabila, kahit tig-dalawa, tapos yung nasa gitna, tatlo. Pero kung gusto nyo maglagay ng balloons, kung may party ba or anong mga event, pwede kayo maglagay ng mga balloons dyan pamula dito. Pupunta rin sa kabila. Yan, dito. Okay, yung dalawang gilid nyan, eto, pababa. Pwede kayo maglagay dyan. Tapos kaya medyo plain yung gitna natin kasi dyan yung ilalagay kung ano man yung gusto nyo ilagay dito. Kung sino man yung may occasion, may birthday, or may kasal ba, or something na event, pwede nyo siyang lagay dyan. Yun, sobrang dami ko nang sinabi. Kaya, ano pa hinihintay natin? Tara! Natin gagawin guys, maglalagay lang muna tayo ng tablecloth na white. Pero make sure na may mapagkakabitan kayo ng inyong cloth. Naglagay kayo ng alambre, ganun sa taas. Talin yung magkabilang dulo. Tapos magkabit tayo ng white. After natin makapaggawa ng white na backdrop na paglagay, kuha kayo ng tablecloth nyo kung anumang kulay yon. Hatiin nyo sa gitna. Conscious siya sa gitna. Dapat pantay siya. Yan. Tapos itatali nyo siya doon sa pinakagitna ng stage natin na backdrop. Ang gagawin nyo bago natin siya itali sa taas. Eto. Hold nyo muna siyang ganyan. Yan. Tapos tali natin. Yan. Pag naka-tali na siya, kunin nyo uli. Fold lang uli ng ganito. Yan. Tapos itupi nyo lang siya ng isa. Itupi kayo ng isa. Ganyan. Yan siya. Pag samahin nyo lang, sabay tali nyo. Yan, ito, nakatali na siya. Yan siya. Ito yung isa, tapos ito. Tali na kayo ng ganito. Tapos, kakabit na natin siya doon sa taas. Basta na itali nyo na guys, kunin nyo naman itong isa. Yan. Dating dito, hold nyo lang siya ganito. Tatali nyo naman siya dito sa kabilang corner na to. Saka nyo na lang siya ayusin mamaya. Tapos ganun din sa kabila. Make sure na meron kayong panali dun sa kabila at sa dalawang side para tali na lang kayo ng tali.
Yung was na naitali na natin guys sa ganyan, check nyo na lang kung pantay siya. Kung hindi naman, pwede naman kayong mag-adjust. Kagaya nito, hindi siya pantay. Babala natin konti. Giniagawa mo! Yan. Pantay na siya. Yan, sobrang dali lang nito guys. Tapos ang gagawin nyo dito sa lid ng to, yan. Diba naka-fold siya kanina? Bubuksan na natin siyang ganon. Eto na siya guys ba? Eto siya. Ilahin lang natin siya. Ganito. Ilahin nyo lang siya ganyan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Ganyan lang siya. Pinapold nyo lang siya. Ganyan lang. Yan. Eto na yung gitna nyo bale, diba? Tapos sa kabilang corner, maglalagay din tayo ng ganito. Pero para hindi kayo mahirapan, pwede tayong gumamit ng rubber band. Ito na yung isang corner niya, di ba? Gawin nyo, fold nyo lang siya ganyan, kagaya tinagawa natin. Tapos, fold nyo siya pa ganito. Tapos, yung rubber band nyo, itali nyo lang siya. Yan. Tapos eto na siya, hilahin nyo lang siya ganyan, kaliwa, kanan, kaliwa. Yan na siya guys, kita nyo. Tapos eto kahit hayaan nyo lang siya nakalaylay na ganito, kasi parang pinaka-design na niya yan eh. Pero kung yung magkabilang corner is hindi pantay, pwede nyo siyang i-fold na ganito. Yan. Tapos itali nyo na lang yung kabilang dulo, pwede siya. Tapos ganun din sa kabila, lalagyan lang din natin ng rubber band. At eto na siya guys, pwede na siya ganyan. Pero kung gusto niyo naman, kagaya sinabi ko kanina, may posibilidad kasi hindi magpantay yung dalawang gilid. Ang gagawin lang natin, itutupi niyo lang na ganito. Eto, ang gagawin natin, pupold niyo lang siya ganyan o. Oh. Yan. Pwede din sa baba, pull niyo lang. Tapos, itupin nyo siya paloob. Ganito. Tapos, kung dating dito sa corner na to, itatali lang natin. Basta natali nyo na, gagawin nyo naman dito. Eto siya, diba? Ilahin nyo lang siya ganyan, guys. Oh. Hanapin nyo lang yung pinakapantay niya. At yan. Bubukahin nyo lang siya ganito. Yan. Ito na yung magiging design niya. Tapos gagawin nyo rin ito dun sa kabila. Bale, ito na siya guys. Yan na. Yung dalawang bulaklak na yan, ito. Tsaka yung sa kabilang dulo. Rubber band lang yan. Pero pwede rin kayong magtali ng alambre or manipis na wire. Or pwede rin straw. Pwede rin itali yan guys. Ito na siya. At yun guys, natapos na ulit tayo sa isang araw ng tutorial. Ito na nga pala yung basic na backdrop lang na kayang-kayang sundan talaga. Sobrang dali lang talaga nito guys. Ayoko naman kayong pahirapan. Saka medyo mahirap din talaga gumawa ng backdrop. Kung sa totoo lang guys, mahirap mag-isip. Pero kung kapag ganitong ideas kasi na backdrop, ang magdadala lang kasi dyan yung design nyo na kung anong i-add nyo. Halimbawa kaganito, plain lang siya. Yung flower design sa dalawang magkabilang dulo, nagigisa lang. Pwede kayong mag-add yan. Kung gusto nyo, tatlo sa gitna. Ganun lang din, magpo-fold lang kayo sa bitali nyo. Sama-sama lang sila. Tapos ganun din sa dalawang side. Kung gusto nyo naman, kung maiksi yung tablecloth nyo, kahit eto lang, tapos nakalayo-layo lang, tapos yung gitna, walang flower design. Ang gagawin nyo lang doon, kung meron kayong flower na plastic or balloons, maglagay kayo ng balloons dito sa gitna. Tapos dito naman sa dalawang gilid, pababa. Alternate na kulay na lang. Kung ano yung kulay ng backdrop nyo, yun na lang din ang gawin yung kulay ng balloons. Halimbawa red and white, pababa. Tapos dito na lang may iba yung kulay ng balloons para siya mapapansin. Tapos pwede kayo maglagay dun sa gilid.
Parang lawakan nyo na lang yung imagination nyo, tapos kung ano ba yung pwedeng ilagay dito. Yun lang yun. At yun guys, kagaya na sinabi ko kanina, sana nakuha nyo yung tutorial na to. Kung hindi naman, please comment down below na lang para matulungan kita. Mag-upload ko ulit ako next video ng sobrang basic na backdrop lang para kaya-kaya yung sundan. Kaya yun guys, salamat sa panonood. Kita-kita na lang tayo sa sunod.